Dibdig po. Ngayon tutorial ay gagawa tayo ng isang scene na ang workflow natin is galing sa SketchUp, no? Kasi marami yata na mga kabayan natin na gustong matutong ang workflow na SketchUp to Max and then i-render natin sa V-Ray. Ito. So, meron tayong itong scene. Usually ang ginawa ko dito is basic lang kasi ang mamaya dadagdagan ko lang ng mga ibang elements dito sa max ganyan glass ceiling tsaka yung mga extra wall dito sa gilid para matakpan kumbaga yung sinat nito lang yung parang mini library na may seating so okay so kailangan natin mag-start no so sa dito sa SketchUp ang ginagawa ko usually sa mag-model ako is naka-group siya. Example, sa wall lang lahat. Tapos sa floor lang. Kumbaga by object. Ayan. Ayan. Para mas madali sa akin mag-edit kung in case na may revisions. No? So, after natin mag-apply ng material dito sa SketchUp, i-try natin nga i-import ito sa Max. Make sure niyo na isi-save niyo siya as a SketchUp 8 version 8. Hindi pwedeng higher than version 8 ng SketchUp kasi hindi siya mai-import sa 2ds Max. So i-save natin to. Sa pula save ko na siya no and then punta tayo sa sorry sisipon ako eh sa SketchUp Max. So ngayon, dito na lang yung na-open ko na yung Max. So, try natin siya i-import. Merge. Hanapin ko siya kung saan ko siya na-save. Tapos, ito natin. Yan. Tapos dito, select mo lang siya na all files. And then, click mo to. Open. So, dito yung settings ito, makikita rin nyo na maraming options. So, ang gawin natin, dapat i-ayusin natin yung location ito para mabilis natin i-edit yung texture sa Photoshop. So, click natin to. So, punta ako sa okay, sa Drive D. Tapos sa Projects Integer 22. Gawa ko ng folder. Gawin ko nga mats. Yan. Hindi na please ko. Okay. And so, nandito na siya sa Max. Dapat pala, make sure ninyo na kung ano yung units nito dito na ginamit, dapat yun din yung units dito sa Max. So, ang units ko dito sa SketchUp is mm. So, sa Max, kailangan natin gawing din. So, before natin i-import, no? So, usually, ginagamit ko dito is sa Yan. So, so nakikita rin nyo, meron na siyang texture ready. Pero, once na mag-convert mo siya, mawala yan. So, kailangan natin siya ayusin. So, siguro sa material, hindi mo na ako gawa ng tamang material, no? Ang gagawin ko dito is basic lang na material, walang bump, walang pero may reflection. Wala lang bump, mga something ganyan. Para mabilis tayo. So, ngayon ito na yung ating nakikita nyo, kapag nakagroup yung model nyo sa SketchUp, mas nakagroup din siya dito sa Max. Yan. Hindi siya pa nakagroup, kumbaga, naka-mesh siya. Yan. So, wala nang kailangan i-edit. So, next na gagawin is, i-convert din ito lahat sa V-Ray material. No? So, right-click natin sa labas. Dito. Ito, ganun V-Ray scene converter. Tapos, click natin ito, reflection.
So, wala tayong camera, no? So, hayaan mo na, hayaan natin yan. Convert lang natin. So, magiging watch yan. So, ito yung mga usually na problema ng mga, ano, mga CG artist, no? So, ang gagawin natin is, i-re-apply natin yung material gamit ang material editor. So, dito yan. Tapos, click natin to. Dito. Actually, nandyan lang siya. So, nakikita nyo. So, kita dito yan. Pag-click ko yan, automatic, lalabas siya. Hindi mo na kailangan ng UV mapping. Kasi naka-UV map na siya before sa SketchUp pa lang. Yan. Huwag na adjust na natin yan sa SketchUp pa lang. So, pero minsan, nawawala yan dahil sa himali yung units natin na ginagamit. So, ito. So then, dito naman siya kabila. Ngayon, itong gawin ko, lagyan ko na ng floor name. No? Or wood muna. Ayan. Kasi dalawa siya. So, may default material sa dapat. Ang gagawin nyo dito is, gawin nyo siyang 1. Ayan. Para maging default yung material niya. Scene dito. Tapos lock na siya. Ayan. Type natin dito, flooring. Tapos sa click natin itong isa, ito naman yung cabinet or shelves. Yan. Kaya natin yan. Okay, nakalock na siya. Kumbaga, itong white na to, itong mirror escape front default, lahat na yan. Kumbaga, ito yun. Yung white na gagawin natin ko. Once i-adjust natin yan, yung kulay, lahat mag-adjust yan. Yan. Nakikita nyo. Kumbaga, naka-instance siya. So, sa white naman, ang ginagamit, hindi ako gumagamit ng full white kasi minsan kapag mag-lighting tayo, nasusunog yan sa gamit ng birisan. Kaya, gumagamit ako ng gray lang. Yan. Pero, bababay tayo sa Photoshop. I-enhance natin yung light, brightness, kung sa output. So, yan, okay mo yan. Tapos, next natin gagawin is, so, maglalagay natin ng components kasi napalabasan natin yung material na. So, sa una, lagyan natin siya ng mirror. Yan. So, sukat niya. Ang sure na glass is 10 mm. Top view. I-drag ko dito. Yan, center. About sa snapping, meron akong tutorial yan. So, tapos sa mga view na to. Check ko lang sa videos ko sa Facebook kung nakikita ninyo. Tapos sa apply natin ng material. So, yes. Tapos apply natin, ayusin na natin yung material. Hindi ko siya ginagamit na zero. Nagyan ko siya ng 2 na value para hindi masyadong kumbaga tawag dito kahit na konti para may shade siya, hindi siya magiging pure black na parang walang reflection parang ganyan. So, tapos dito check ko to reflection. Actually padali lang ito yung gamit ko minsan eh, wala, hindi na ako gumagawa ng mga ini ano, kumbaga kung lang yung clip ko nga reflection yun yan. Tapos sa refract sa IR, yun ako rin minsan na 1.75. Tapos sa mga dito lang yan. So, ganyan yung itsura niya. So, ang gagawin natin ngayon is maglagay ito ng mga extra wall para i-cover lang. Kasi yung scene natin ganito lang. So, top view. Rectangle. Yung size ko kanina sa wall natin is 150. So, wait natin yung style. Convert natin sa spline. Ganyan natin siya nga. Corner lang. Straight, straight lang. Tapos i-extrude natin. Oh, sorry. Ayan. Convert poly. Snap, snap na lang siya.
Tapos sa gagawa ko na para sa camera lang to eh, na cover lang. Try natin magsitumang ang camera. Standard lang gamitin natin. Pwede ng very settings, set natin yung camera view. Basic na muna. So, Shift F natin para makita kung ano yung view natin. Shaded. Ayan. So, yung view na gusto ko is parang ganito lang. Simple lang. Temporary. Siguro adjust pa natin yung camera. Ayan. Adjust natin. Okay. Kaya natin nabawas natin yung lens niya. Kaya natin na ito dito. Yan. Para makita lang yung hagdan. Actually, kung gusto nyo makuha yung height na talaga, ito yung 1.2. Minsan yung nalang pinag-uwan is 1.3. Dito ako nakiklik kasi ito yung Z-axis. Kumbaga yung C-axis, kapag i-perspective view mo siya, yan ang blue. Yan, C-axis. Kaya dito ako gumagawa ng dimensioning na. So, takpan natin muna yung scene natin. Kaya naka-snap angle. So, duplicate natin. Kapag gusto nyo shortcut ng duplicate, press nyo na yung shift, tapos drag nito. Ini sa gizmo. Yan. Mag-duplicate na yan. Rotate. Check ko lang, baka hindi ako magka-record. Sayang. Yan. So, ngayon ito na siya. Yung napaka-simpleng wall. Para sa cover na. Tapos tagyan na siya ng default na material. Drag na rin ito dito. Labas. Copy lang para maiba. Narinim natin. Lagyan natin ng wall sa dulo. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng floor. Kahit hindi na. Pero pang cover lang. Hindi kahit na ganito lang pala. Ayan. Kahit hindi na nakatama. Kasi hindi naman makikita yun. So ang floor white lang. Hindi naman makita natin yan. Mag-edit lang tayo. Pero konti. Pero okay lang yan. So, i-duplicate natin ito. Yung plane. Tagalang dito. So, kulang pa, no? So, save natin. Limutan ko din save. Baka makakrush pa tayo dyan. Okay, so. So, ngayon, wala pa tayong laman. So, laman yung loob. Kumalagyan natin ng mga extra. So, dito, gagawa ko ng foam. Dalawang piraso. So, ang gagawin ko dyan, mag-open ako ng isang program para dito. So, ito yun na, Marvelous Designer. So, ang gagawin ko muna, dito, gagawa muna ako dito ng box. Or, instance ko muna para mas mabilis siya. Alisin ko muna yung frame. Dapat yung height ko is 100 lang. Dalawang pilaso na yung mamaya gagawin ko. Okay, so, tapos yan. Pag nakagawa ka ng box, i-export natin siya as object. Export selected. Object file. So, mag-direct ko lang to. Ngunit ka na mag-edit dito, so export na. Once na-export mo siya, punta ka na dito sa Marvelous Designer. So, ang gagawin ko dito, so ngayon meron pa siyang model na nakalagay. I-delete ko to. Kasi dati ko pa hindi ko magamit ito eh. So, pagkita ko sa inyo paano gamitin. Tapos, baka ma-interesado ko yung mga gamit din. So, yan. Update ko dito, ito refresh. Alisin ko yung avatar.
Your avatar, yan. So, wala na siyang avatar ngayon. So, gagawin natin is, i-import natin itong, in-export natin sa Max, itong box. So, import, object, yun. And, huwag mo lang gawin to kasi naka-MM na tayo. So, naka-MM, hindi siya lumabas. Pwede natin siguro. So, hindi siya lumabas na ulitin natin. Nangyari doon. Okay. Try natin ulit. At, dapat pala, nakalagay siya sa dito. Center. Lumutan ko. Yan, center siya dapat ng viewport. So, try natin i-convert ulit. Replace. Yan. Tapos, marvelous siya sa inner. Try natin siya ulit i-import. Yan. So, nakita ninyo, nandiyan na siya yung box. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng damit, kumbaga, tela. So, ito yung may tela dito. Yan. Nag-automatic kasi naka-click to. So, dito, tick mo sa labas muna, cancel mo siya. Tapos, try tick mo, office mo. Local. Para mas mabilis natin i-control kasi medyo mayroon natin. Medyo komplikado yung control dito. Repeat natin. Ito ako naguguluhan dito sa control na to. Kasi siyempre, sanay tayo sa SketchUp or Max. So, mangyayari niyan. Mahirap i-maneuver ba yung mismo niya. So, natin kung tama na yung sukat natin. Yan, siguro na okay na siguro to. Ang isa tayong gagawin is duplicate natin to. Ctrl-C, Ctrl-V. Yan. Yan, so, nandun yung isa. Kukip natin siya. Baba natin dito. Kasi, kumbaga, i-cover natin siya. Actually, pwede mo itong gagawin sa, ano, sa Max. Pero mas gusto ko yung ditong style kasi mas madali sa maganda yung output ng labas niya. Ayan. Kasi meron din yung garment maker yung Max para dito. Ditong style. So, after ito, click na rin to. Yan. Isimula yung settings niya. Yan. May nalabas dito na guide yan. Parang sim, isisim niya. Yan, ikutin natin yan. Okay siya. Kabila. Yan. Kabila on. Okay. O, baliktad ko. O, baliktad. Undo mo lang. Yan. So, okay na tayo. Once na okay na, ang gawin natin is isisimulate natin ito. Ito na ito. Simulate. Yan. Automatic. Gawa na siya ng form. Pwede pa yung galawin. Yan. So, nakikita niyo, may masyadong malaki siya. So, ang gawin natin is, adjust natin dito. Nabawasan natin. Yan. Automatic. Nagbabawas yan siya. So, yan. Naminate siya. So, sobra na ata. Ito dapat ay i-edit natin. So, medyo lumayit. So far, okay na to.
Medyo may sira lang dito. Alasin natin. Kasi parang ang mangyayari yan, parang nagpapahe ka pa umaga. So, okay na tayo. Cancel, stop na natin yung simulation. Tapos, sorry. Kala ko nasira. Yan. So, maganda yung kalabasan. So, ang nangyayari yan, export natin siya as object. Yan. Lagyan po. Dito, may option dito kung ano yung gusto mong i-import, i-export. So, uncheck ko yung object natin. Ito lang yung nag-lock lang. So, okay. Yan, na sa na-export na natin siya. Pag-click tayo sa maps. Tapos, import natin yun. Desktop. Ito yun. Ito siya. Okay, import lang. Yan. So, nandito na yung ating code. Yan. So, okay naman sa akin yung itsura niya. So, tag natin siya i-render. Tignan natin kung soft ba siya or medyo naka-poly. So, atayusin natin yung mga ano yung settings kasi naka-on na yung GI. Standard lang muna yan. So, may mga site ko. Okay na rin to. Yan, okay na siguro yan. So, ang nagawin natin is next is lalagay natin siya dito. So, yan. Ingis muna natin. I-center natin. So, ang isa kasi, ang isa, medyo para hindi siya maging halatang mirror. Ang gawin natin, flip natin. Yan. So, kung may mga sobra man kayo nakikita, okay lang yan kasi yan, just sa ating konti. Yan. So, sa mga sobra, pwede rin nung i-edit. Kukonvert natin sa poly. Ito yung shift. Okay, tago natin. So, so far ito, okay. Ito din, maganda na yung kalabasan niya. So, hindi na kailangan po tago. Dito, medyo hindi ako nagpunta dito. Try natin i-edit. Manually para tapos na okay din yung itsura niya. So, meron tayong phone. Kung gusto nyo pang mas lalo pa siyang gaganda, sorry ah. Nag-edit na siya di carry ito. Tapos i-click natin ito. Tapos i-bend na siya ng konti. Tapos baan natin. Yan din dito gawin natin. Bayan natin yung style niya. Ito na siya. So, delete na natin ito. Save. And then, as ito yung instance. Yan. So, meron tayong phone.
So, yan, itong medyo kulubot-kulubot. Kung may mga problema ka tayo dito, gawin natin sa ayusin natin siya. Kung hindi siya maayos, baliktarin na natin. Yan. So far, ito yung magandang angle. Yan, para malinis hindi tayo mag-edit. Save na. Yan. So, at least okay siya. So, sa konting so, I mean, sa late na scene, sorry. So, okay. Nagawa tayo. Dito pala, gawin natin nga gawin natin nga glossy. Yung frame niya. Pwede rin, lagyan mo siya. 5, okay, may manual lang nila kasi ewan ko parang nasanay lang. Kaya kung ano yung gusto kong, kung anong trip kong material yun na yung nagamit ko. So, ito siguro lagyan natin yung material same lang dito. Hindi natin makikita eh. So, dito plain lang. Ay, meron na pala yan. Meron na pala yan. Limot na. So, ano isa ating gagawin sa mag-lightings na? Actually, yung nilalagay ko dito, pag, pag matapos na siguro tutorial, kumpitohin ko to. So, ngayon sa tutorial lang, para lang ipakita ko sa inyo kung paano mag-import at gumamit ito. Ay, nalimutan ko yung reflection pala ng floor, no? So, kailangan natin i-adjust. Ito pala. Wala pa material sa mamaya na yun. Para gamitoy natin yung material na kakaya naman siya. Ah, okay, so. Sulit. 2.5. Dali lang muna. So, tapos dito sa form natin pasapuan gamit tayo ng full off sa grayish white at ito mga nalabas niya. Yan. So, kung medyo grayish siya, gawin natin is lighten to. Yan. So, ang next natin gagawin is, teka, may reflection na to. Yan. So, fire open yung reflection niya. Yung sa bricks, kasi hindi tayo magbabump eh. So, kaya mo natin ganyan lang siya. Save ko muna. Tapos, mag-i-import tayo ng isang tree, no? Para dito sa glass natin. At least, meron na tayong may lagay na trees. So, trees, trees. 171 na ata. Hindi, ito 163. 170. Kahit ano lang lagay natin, trees. Patron natin ito. Kung okay ito. Oh, maliit pala ito. Pero okay lang. Lagyan natin. Okay ito. Okay. Sige, lagyan natin. Tapos, tintikan natin ng isa para sa maliit. Baka basic lang. Ayan. Parang meron lang. May pang-cover tayo dyan. Tapos ang next natin gagawin is birisan. So, gagawin natin may lighter ang birisan dito. Siguro dito tayo para may effect yung place natin.
Yes ko lang to kasi gamit ang bearish kay. Yan. So, pwede sa bearish settings, sa sun settings. Dapat naka, pwede mo na 0.1 lang. Tapos, as minute 4. Tapos yung emit radius yung 50,000, yan. Or 20,000, okay na. Basta masakop lang yung buong bahay. Yung buong interior pa. So, yung lightings. So, yung nagbag dito is orange konti. Yellowish yan. Yan. So, it's a check ko siguro yung, hindi okay na to. Okay, tapos next is a bearish sky. Tutulag ko dito. Dapat naka instance. So, specify sun mode. Click ko to. Click ko yung sun. Yan. Tumalang nilabas siya dito. So, kung ano dapat yung settings ng sun, ito din dapat yung settings dito. So, sun size multiplier is 0.1. Tapos, for sun is 4. Yan. So, for the color, dapat center dito sa kabila. So, finish ganyan. Siguro. So, try natin na. Punta sa bearish settings. Try yung view pa natin. Ay, unhide ko muna yung ceiling natin. So, hindi lang akong gagalawin dito sa ano. Settings, dito na lang sa Reinhardt. Born value. Yes, 0.25. Ayan, may check ko dito. GI. So, ayan ko na yung GI natin. Ayan, yung occlusion. 7.8. Ayan, ayan ko lang yan. 2,000. Okay, next system. Load thread ko lang muna para magaan lang sa atin. Computer natin. Pero usually, kumagamit ako nito kung nagmamultitasking kaya na. So, para hindi siya gabal yung habang nag-sapulog o autocad kayo tapos i-render it. Ito para magaan pa, smooth pa rin yung inyong system. So, yan. So, at least, siguro okay na tayo. Kaya ito render. Kapag maliwanag, ganyan sa akin mamaya. So, actually, madilim. So, hindi po pasok yung sun natin, no? Oh, light cache pan pala. Nagaya-gaya kung nga nandyan yung sun. Actually, yung bricks natin is hindi seamless. Kaya nagpapit po ulit siya. Hintayin natin na. So, medyo matagal siya. So, kaya natin kita. Kung mamaya sa pag-upload ko, pwede nyo i-forward para makita nyo yung output. Kasi yung ginawa ko doon, ginawa ko nga 2,000 yung light cache. Kaya medyo matagal siya dito. So, pausa natin ito. Hindi na ba save. Ito yung record pa.
Kasi yung ginagamit ko is progressive rendering. So, tingnan natin kung anong labas. Minsan, nag-error yung ano natin. Yung sun. Ay, hindi pala nag-error. Kumbaga, mali yung material. Ano ko, pagdagdag ng material sa tigdas. Minsan, hindi lumalabas yung sun. No? So, ginagamit, ang ginagawa ko dyan minsan, ini-exclude ko yung sun sa glass para lumabas siya. Mag-upisa na siya mag-render. Parang hindi lumabas natin yung sun natin. O mahina lang siya. Kasi walang post kung ano eh, ang obs, kaya tuloy-tuloy lang yung gawa ko. So, try mo natin ng bucket rendering. Para mabilis, mas mabilis siya. Sinak-progressive tayo. Mag-bucket muna tayo. Yan. Tapos sa filter. Yan ko lang ganyan. Okay, yan ko lang din. Default lang. Sige, kaya natin na-render siya. Kapag lower na siguro muna natin yung light cache. Tapos gamit ako origins map. Yan. Ito siya 1000. Oh, sorry. Can't do that. Okay, but it's pass. Ito yung next. Yan, okay. Medyo or low lang muna para mas mabilis. Kita ko sa yung output. So dito sa gas natin, hindi siya nga lumalabas. Natin ito yung gas settings natin. Fix shadow. Ito na. Ang kuhin pa. Para natin kung lalabas siya. So ano natin. So, nagbabakit rin dito. Ayan. Dapat pala, mas lower yung ano natin, yung natin yung opacity ng glass natin para nalabas siya. So, so ang output na to is medyo yellowish. So, pero sa akin, gusto ko itong itsura niya kaysa sa white na. No? Pwede kasi ako sa vintage. So, yan, yellowish. So, yung tayo niya, medyo sunog siya. Na. So, kaya natin ito is, actually, for me, normal lang ito. Natin, oops. Ito ko kayo sa video. Kabahan ako. Pasensya na. Ang ulit lang. Isa sa mga nagpatagal ng rendering natin ay ang reflection. Kaya yung ano ito? Bump. So, isa nagpatagal ng rendering natin. So, mostly talaga nagpatagal ang reflection talaga. Lalo na kapag may meron siyang material na dinagdag sa basin, refreshing business, ang ganyan. So, kung pwede nga natin i-avoid yan, dapat i-avoid natin yan. Kapag lalo kapag malayo naman yung scene natin, so,
Ito yung gusto kong itong gusto kong abend abduction, yung manipis lang. Kasi yung iba, yung gamit na isa, napakakapal. So, kung titingnan mo sa tunay na ano, wala namang mas makapal na abend abduction. So, okay lang sa akin yung ganitong style ng lightings. Hindi na kailangan na-edit. Yan. So, i-forward nyo na lang kung gusto nyo matapos magkita yung output nyo kasi kailangan ko nung tapusin kasi walang post yung yun nga, yung obs. Okay, ngayon, sa nakikita nyo, matagal yung rendering ng puno dahil na marami yung reflection niya dyan sa texture niya na ginamit nila. So, dito naman, medyo noise na konti dahil na medyo mababa yung ano ko doon kanina. Yung main shading, yung subdivides. Kung gusto niyo nga mawala yung noise, kaya yung subdivides niyo dun sa global, I think global switches, I forgot. Babasa niyo gawin yung 0.002 o 1. So, okay naman yung dust natin, may reflection naman siya. Lang pang ito. Actually, dito, hindi ito tamang material na ilagay ko dito dapat. Yung material ng white board, I mean yung push pin, yung parang, kasi lagyan rin ng siguro mga papel, mga notes, sinin sa kabila, or mga isasan pa yung ID, yun. Lalang, plano ko lang, kumbaga. Actually, itong image ito, galing, ang reference ito, galing sa Pinterest. Kung sino man yung may-ari ng image na yun, credit na sa kanya. Nagustuhan ko yung design mo. So, ginaya ko siya for my tutorial purposes. So, makita yung lapas na nakakuha natin. Puno talaga yung matagal. 5 minutes, 6 minutes. Dito yung mga sa gilid. Iuli na rin yung puno. Puno na, tapos na. So, ginantok na ako. Kasi maga ako natutulog. Actually, yung V-Ray frame buffer, meron siyang editing, no? Photo editing. So, pwede ka dito mag photo edit. Yan. Add burn. Pwede na bawasan yung burn. Yan. Parang ulit yung baka burn niya. Yan. Contrast. Kasi mga contrast. Exposure. Yan. Tapos niyan is light balance. Pwede rin yung adjust ng light balance niya. Alis niyo yung pagka-yellowish konti. Yan. Maganda parang yung at yun sa SketchUp, meron din ganito na. Ito yung gusto ko dito, yung old school. At usasa ng contrast. Yan. At yun sa color balance, gagawin ko yung mesh konti. Kasi may dito ako sa vintage. Yan. Vintage effect.
Ay, puno, ang tagal mo. Dapat din na talagay muna. Hopefully, meron kayong natutunan dito sa ginawa ko. Ano, sana, kung may mga tanong kayo sa akin, pwede niyo kayo mag-comment below or diretso niyo akong message sa Facebook ko o sa page na okay na sa akin. Basta, kung kapag hindi ako makasagot agad, medyo busy yan. Pero busy talaga ako ngayon. Gusto ko na nga mag-share sa inyo ito para at least makatulong ako sa mga baguhan, I mean, sa mga beginner na gustong matuto at saka nahiligang mag-3D, sa mga architect na o kaya sa mga estudyante na mga arte na gusto matuto din, o interior designer, o meron din mga graphic artist na gusto matuto sa ganitong field. Siguro ang next tutorial ko dito is gagawin ko siyang final. Pero hindi gamit yung BNA, kundi gamit yung Corona. Kukomituhin ko to. Tapos siguro mga weekend, try ko siyang papakita sa inyo kung paano kang gawin sa Corona. Na kompleto yung material, pati yung sa background. Lahat tapos sa downlights, lahat. Kung ano yung gusto ko ito, napag-aruan ko siya. So, tagal talaga ng Miro. Wait na. 6 minutes na. Pag matapos itong quiz na ito, mabilis na lang ito. Nalimutan ko kalisin yung reflection kasi sa quiz eh. Kasi dapat alisin natin yan. Mabilis yung rendering natin. Yung talaga yung patagal. Gaya nito, kung hindi naman siya masyadong ano ito, yung kailangan na focus ng ganyan mga dosilis ng material. So hindi, mas magandang default lang siya para sa rendering natin makabawi din sa bilis. So, actually, hopefully, mamaya i-upload ko din to for a preview niya para sa tutorial na ipopost ko mamaya para makita niyo yung output. So hopefully nag-enjoy kayo sa panonood, medyo boring na pero siguro may natutunan din ako at I mean tayo, kayo saka ako din kasi yung ginagawa kong tutorial ay para din sa atin tsaka sa akin in case na yung malimutan ako, nireview ko yung mga tutorial ko para sa future reference calls. So, sige din ganito na lang tayo. Mamaya i-upload ko lang po. So, salamat sa panood.